Damn, it's catching. Oh, it's freaking up again. Changed it. Oh my gosh. What is wrong with her? Light shift. Free. Okay, my style chance are really. I did not expect another this one. Napakaganda, napakalinis talaga ng low notes niya, no? Yung mga nasa mid-range pababa, sobrang ganda. Hello guys, hello Philippines, Southeast Asia fans of the new season of The Clash in GMA. Everybody, thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Today, as you can see, we'll be reacting to performances from The Clash. I was not able to make a reaction last Sunday because I was so busy with something. And I decided to do this. Unfortunately, it's not going to be the whole show. It's just for some performances that were uploaded in The Clash YouTube channel. So, magtatagalog pala tayo kasi mga Pilipino naman manonood nito. And before we start, shoutout muna sa mga fans ng Queendom or mga Queenies. Hello sa inyo dyan. And of course, mga kabay natin sa iba't ibang bansa na palaging sumusuporta sa mga reaction videos natin, mapa music man or mapa teleserye. Let's go. Here we go. Tatsulok yung song. Wow. Oh, freak. Oh my gosh. Wait. Reminds me of Rita Daniela, you know, that kind of vocal character. Pero syempre, iba yung style niya din. May hint lang. Parang same, kumbaga same pedestal sila when it comes to, you know, mga types of or vocal styles. Ayan. So, ang strong ng start niya, no? Atas ko ng konti. So bumbling to runs. Good brother right there. The emphasis and yung diin. One point. Oh my gosh. What is wrong with her? Hindi pa grand finals, Arabelle. Masyado mo ginagalingan. Grabe yung escalation ng notes doon. Ang hirap doon. Isang note lang ang maligwak. Tsaka na yung ending ng ano mo, ng series of notes mo doon. Napaka-agile ng boses niya and on point. Natatamaan lahat ng notes talaga exactly where they should be. Oh my gosh, napakagaling niya. Akala ko itataas niya. Sobrang galing niya. Sense of timing. Yes, oh my gosh, nagkamali ako ng pindot. Okay, sense of timing niya nandoon. Nakita nyo yung pag gano'n niya ng kamay niya, sabay na sabay sa instrument.
ano yun, indication yun na grabe ang tenga ng babaeng to. And grabe no, kung inakyat niya yung dulo, wala na. Masisiraan ako ng bait kasi pang grand finals na yung performance niya. Buti na lang hindi niya inakyat. Although I know for a fact, kayang-kaya niya yung note na yon. It's just that strategy niya siguro. Kasi siya yata yung sinasabi ng mga contestants dito or mga ibang clashers na feeling nila pinakamagaling. And lahat yata sila isa yung sagot. And that was her. So she was like, okay, they know I'm the strongest. So, ganun talaga pag sa The Clash. Siguro, pag strongest ka, medyo kabahan ka na rin. Kasi all eyes on you. And ikaw yung the one to beat. So, lahat gagawin nila para matanggal ka. Anyway guys, that was really a very strong performance. Although I know nag-hold back pa siya nun. Kasi kailangan hindi niya muna i-lay lahat ng cards niya. Because this is a competition and anything could happen talaga. Kahit ikaw pa yung pinakamagaling, pwede kang matalo pag hindi ka nag-strategize. Okay, hanap tayo ng isang dalawang performance pa yata. Tatuloy nga tayong na-upload eh ng mga performances. Ayan, pag may nakalagay na performance yan. Ayan, sino to? Si Nosy Balasi by Jean Drillon. Okay, let's go. Wait, bakit shaky yung start? Wait lang ha, kinakabahan siya dun. Shaky. I'm just being honest here. Mawika girl, let's go. Oh, ayan, bumawi yung internet natin. Hoy, Converge, utang na loob. Love it right there. Perfect spot. She looks like game. Strong song to ah. Grabe yung instruments. Shout out sa mga nagpe-play ng instruments dyan. Interesting tone right there. Na-highlight yung tone niya. Sino ba sila? Yun, oh. Oh, damn. A little bit of timing issue right there. Pero sobrang slight lang. Hindi halata. Sino ba sila? Grabe yung red yun. Free. Okay, may style siyang sarili, may squeaks. And ayan, tama na yung mga commercial na yan. Utang nalo, pinapahiya niyo ako. Hindi guys, naka-premium ako. It's just that ang ginagamit ko na account ngayon is yung hindi naka-premium. Dalawa kasi yung channel ko, di ba? So anyway, unang-una sa lahat, napakaganda niya. Gusto ko yung ganyang beauty. Mga ka-level nila yan, Constantino, medyo chinita. And vocally, magaling talaga. It's just that I don't think na that was enough to for people to say na na-beat niya si Arabelle. Although hindi naman sila directly magkalaban dito ngayon kasi may iba-ibang pares yata sila dito. But yeah, the potential is there. And wag pakampante ang mga nasa taas dahil may potential to. Napaka-promising ng vocals niya. And I think habang tumatakbo ang competition, is gagaling pa talaga siya. So watch out for this girl. She could be a dark horse. And nakakaaliw kasi yung mga pyesa nila dito so far. Mga matindi. May impact. Ah, tama. Ito yung mga songs na may mga impact. So, pag maganda yung pagka-deliver mo, swak na swak. Okay. Oh, second to the last to. Okay. Kirby Bass, let's go. So, two girls and two boys. May lamok. Oh! Ito yung good-looking guy.
kasama ka, yan ang panalangin ko. Nice! Ang ganda ng vibrato niya, no? Wow, okay. Nice outfit din. Style ba talaga ng buhok ng ganyan? May isang nakaganyan. Sa aking piling, mahal ko iyo. Sana all clear skin. Ang ganda ng kutis nila. Vibrato. At wala nang iba. Ganda ng ngipin. Sorry, puro aesthetics yung nakikita ko. Ang ganda ng outfit din. Dulot ng pag-ibig nating dalawa. Ay, ano to? Parang heartthrob. Sana naman makikinig ka. Nice. Kapag aking sasabihin. Wala, nakakatakot sila, Ani. Minamahal kita. Nice, Nisa's life right there. Key change. His falsetto is really good. Nice! Makalino! Ginamit niyo yung asset niya. Gained my respect. Grabe, ang hirap ng ginawa niya doon, ha. Smart. Balad na song to, pero para maging pang-competition siya, nilagyan niya ng mga bale and he made sure na magagamit niya ang falsetto niya, which was really beautiful talaga, lalo sa dulo. Inakyat niya ng maayos tsaka malinis. And another kaabang-abang na ano to, na singer to dito sa competition na to, kasi he could use his assets din talaga, yung aesthetics nandyan na eh. So yung sa boses na lang talaga ang kailangan pa niyang step up ng konti, para hindi pala konti, nang grabe, kasi grabe pala yung mga kalaban niya dito. Yeah, to be honest, kailangan niya talagang mag-work hard dito para ma-secure yung spot niya sa finals or even manalo. Pero kailangan niya mag-strategize. But for now, I really think, honestly, I think napakaganda ng performance niya. Hindi masyadong malakas. Hindi all out. Which is kailangan kasi kakastart pa lang ng competition. And hindi rin siya parang weak na performance na parang malilimutan mo kaagad. So, great job. Parang part dito ng strategy niya. Abangan nyo. Kaabang-abang dito si Kirby Bass. Okay, last performance na react natin. Si, sino ba to? Okay, hindi ko nakita yung... Ito yung... Ah, yung baritone singer! Okay. Let's go. Ah, okay ka lang. Wait. Anong akin ka na lang? Morset Amon to. Huwag mong sabihin ginawa mo ng male version. Oh my gosh. Tingnan natin, ah. Parang pasabog to. Bakit hindi mo Oh my gosh. Ikaw siya. Habi yung low note. Ay mahalaga. At ako pa ba'y iibigin pa? Ang di nada siya makikiusap na lang. Akin ka na lang. Ang linis ng boses. Grabe, parang studio recorded. I did not expect na magugustuhan ko. Akin ka na lang. At maghihintay hanggang akin ka na. Akin ka na lang. Medyo mali yung placement. Ano ba sabihin to? Hindi mali, pero hindi masyadong nagawa ng maayos yung placement doon. Parang palob yung tunog eh. Parang ganun. Dapat consistent siya doon sa mga low notes niya. Ganun ka-crisp and ganun kalinaw. Pero hindi nagawa. Parang feeling ko hindi siya sanay talaga sa like medyo mataas na mga notes. Pero tingnan natin na. Pakinggan nyo. Baka ako lang to. Baka may problema yung tenga. Tapos medyo shaky. Akin ka na lang. Dapat,
okay lang yung paloob yung sound, pero eventually at the end ng note, parang pa-forward sounding siya. Ganon. Ganon yung ginagawa ko. Hindi ko sinasabi na yung talaga yung bagay dito, ha. Pero in my opinion, mas maayos yung ganon yung gawin kaysa sa dito na all throughout, ano siya, paloob yung sound and naging shaky siya, baka kinabahan. So, alam niya kasi siguro talaga na hindi niya forte ang medyo matataas na notes. Niya, no? For a balladeer to be able to do that run, nakaka-impress. Tapos lalaki pa siya. Parang usually kasi gumagawa ng run na yun, mga babae. Ah. Parang ganun. Tingnan natin, ha. Pakinggan natin. Wow! Diba? Ang galing niya! High note talaga yung medyo hindi maganda parang gano'n. Nasa tono pero hindi tamo yung placement. Hindi naman ang paraan. Ganun yung sound. Dapat mag-practice ka siya ng more. Pero napakaganda, napakalinis talaga ng low notes niya, no? Yung mga nasa mid-range pababa, sobrang ganda. Ito, tandaan nyo guys, pag ito, naayos ang high notes nito, ito sinasabi ko sa inyo, mananalo to. Pag na-learn niya paano ibuga yung mga high notes, na consistent dun sa low notes niya yung tunog, nakakatakot tong kalaban. Kasi sobrang linis, may agility, which is really kailangan din talaga sa mga competitions na ganito, kasi hindi lahat ng mga songs walang run. May mga songs talaga na ang run ay isa sa mga importanteng elemento. Kagaya nito, di ba? May run siya doon. Akala ko hindi niya gagawin kasi sabi ko balladeer to, so baka gawa niya ng paraan na maging ballad yung tunog talaga na simple lang. Hindi, ginawa niya yung run. And to my surprise, ang ganda pakinggan kahit lalaki yung gumawa. So yeah, I think there you go na lang guys. Hanggang doon na lang tayo. I enjoyed it. Yeah, if I missed something, just let me know para ma-react natin bago pa mag-start yung susunod na round ng The Clash. But so far, so good. And marami pa tayong aabangan next week or this coming Sunday kasi marami pa hindi kumakanta. So yeah, there you go. Thank you so much and hope to see all of you guys in my next video reaction. Bye.